extra explosiveness na manggagaling dito kay Iritel. Kailangan niya magamit yung duration ng buong ultimate niya. Kaso ang problema kasi dito, Athena, yung mga teamfight natin sobrang extended. So dumarating sa point na wala nang ultimate na active dito si, si Iritel. Naglalaban pa rin sila. Kunwari, may uptime lang kasi ang isang Iritel. At kapag tapos kasi na ma-access more yung ultimate mo, that's it. Pa-downward na yung trend mo after that. Kasi yes, makakapag-feed ka pa unti-unti. Pero kay Coco-Pair kasi natin dito, kay Hawaiian din naman, na after the blazing duet, kahit pa paano, diba, you have the Art of Thievery na stack up din. Mm-hmm. And makakapag-feed siya from the back. But this time around, for AP Bren Esports or AP Bren Hornets, nakita natin dito, hold lang nila ng mabuti yung Lord this time. Tignan mo talaga yung dalawang XP lane. At hindi talaga. Natatama talaga ako sa kanilang dalawa. And natuto yung AP Bren at Marlica, walang nag-chase sa ngayon sa dalawang XP laner. They know na hindi nila totally kailangan mag-react dyan. They need to focus their attention solely here onto the Lord. Ano nga ba magiging planan ko? Same ba sa magiging planan natin? What's the action here? Ano nga ba magiging reaction nila dito habang si Sharp medyo inday sakit ng mga Astro Recall na binabato na nga lang din dito ni Mingwin. Tumatagos-tagos sa pader. Habang si Wyan, hindi rin naman basa-basa nagiging pante sa posisyon niya. Layo na nilalatagan niya ng BMI niya. At walang mage dito na talagang makakapag-dictate na or huhuli dun sa mga members at Weaverburst down. Kailangan nila Novaria, kailangan nila Soler ng oras para talaga makapag-takedown ng mga heroes dito. Kaya din wala din tayo nakikitang kahit anong initiation whatsoever from both of these teams. Ang gusto lang nila mag-counter-initiate. Pero paano kaka-counter-initiate nang walang nag-initiate in the first place? Wala eh. Wala, ayaw nila pareho. Eto na naman yung hawakan mo nga sa tenga. Hawakan mo nga sa tenga, kanina pa to. Tapos nagtutulakan sila mag-teammates. Go, no. Ikaw yun. Ikaw na to eh. Pero usually naman talaga kasi, yung nagsisimula naman talaga ng away, hindi naman yung dalawa nag-aaway. Hindi talaga. Yung nandun sa tabi. Yung gatong yung nag-aaway. Kaya kailangan, Athena, may manggatong dito sa dalawang team na to. At ang nakikita ko, pwedeng gumatong at sumigaw-sigaw dito si Mingwin. Kasi siya, Kita niya, may konteng. Pre, ito eh. Ito, masama tingin na to kanina pa. Oo, oh, dahil na. Ayan. Tinan mo si Kelvin yung nasa harapan, di ba? Oo. Sino yung nasa gilid? Si Seiji, tsaka si Migs. So si Seiji at si Migs, yung hindi nakikipag-away, sila yung magsisimula ng away. Eh minsan, di ba, merong isang maingat ang ulo sa magtatropa. Oo. At syempre, hindi niya naman napapansin yung paligid niya eh. Oo, hindi niya napapansin. Iko-call out lang yung attention niya. Yan yung gatong na may onting dagdag. Ayan. In-exaggerate. Ayan. At ganun yung gagawin ni Seiji siya kanibigs. I-exagge nila ngayon yung magiging atake nila sa AP Brand. At kita mo naman yung patuloy-tuloy dito. Yung vision na provide na Marlica. Alam, even na yung silo. Actually, kung pwede nga lang natin interview yung Lord ngayon, sabihin niyan, ayoko na, pagod na ako. Kasi kanina pa siya ganyan. Wala naman pumapalo sa kanya eh. Pero siya palo ng palo, gamit-gamit ng skill. Wala kanina pa yan. Pagod na yung Lord. At nakita naman natin si Kelvin, halos hindi naman siya nababasa taga ni Lord. It's really understandable. Talagang i-hold off niya lang ng i-hold off. Habang si King Frederick, hindi naman siya pwede rin naman yung katulad ng ginagawa ni Kelvin na siya talaga yung tatayo na nga lang din. Kaya pinagpapasapasahan nilang dalawa. Mm-hmm. Yung Lord sa ngayon. Ay, ito yung kalamangan na meron yung Maharlika, yung Astral Echo. Kasi pwede iba to na iba to at na-figure out ng Maharlika doon sa duration ng Lord Dance na to kung saan sila nakapwesto. Although walang initiation na nagaganap pa, pero kung papansinin mo, yung AP Bren Hornets, talagang hindi na sila nag-relocate lang sila left and right. Pero may pakiramdam ako na may kailangan silang gawin dito para masimula na itong laban. Kasi may advantage talaga yung Maharlika eh. Kita at talaga kayo eh. Si King Frenzy thanks a lot yung build niya dito. Napansin natin. And ito yung sa gold. Luck item na kasi po, ladies and gents, itong mga members. Pero there's a concealed day na nga lang dito ni Mace at si AG, yung dalawang gatong sa buhay kanina ni Kelvin. Mm-hmm. At si Obabsito gumamit na ng ultimate, gumamit pa ng flicker. Let us see, King Frenzy sinubukan tanggalan dito ng buhay pero makakapag-dodge siya. Si AG, naipit sa may gitna. It's a real world manipulation. Immortality has been popped. Si Obabsito tumalon. Napatalon ang mga members ng nila Kelvin at nila Migs. Napasigaw ng Hepheboray. Pero doon sa may taas, doon sa may tore, si Mingwin lang ang nagdi-def. Ang call ngayon, huwag pauwiin. Pero mukhang makaka-uwi at mag-back off na lang ang side ng Hornets. Pero ang AP Bren Hornets nagkaroon ngayon ng espasyo na masimulan at tapusin ang pang
lima. Si, rather, pwede nga eh. Pang-apat pa lang. Itong Lord na to. Ay, pang-lima, rather. Pang-limang Lord sa laban na ito. Ngayon, nagkakandalito-lito na ngayon ng Marlica. Lalaban ba tayo? Aabot ka ba, Kelvin? Pero mukhang hindi. Kaya, Mix, ikaw na munang bahala. Mag-back away tayo. Kailangan nating dumepensa ngayon. Okay, Athena, ilang minutes na? 32 minutes na. Mabibreak na ni Brigida ang kanyang record. It's almost 33 minutes, ladies and gentlemen. Pagkatapos nito, dun sa lahat ng pwedeng sabihin, pumunta kayo sa page si Brigida. I-comment nyo, congratulations. 34 minutes. Congratulations? O kung 34 minutes man to, hindi pa natin alam. Tignan naman na natin kasi paano didepensa ngayon ang Marlica. Merong minion wave na namumuod sa may bandang bottom side. Kaso nandyan din naman sila King Friends with Everman. Didelay nila to, isasabay nila ng gusto doon sa pag-agos ng Lord sa pinakabase ng Harlika. In this moment of time, a moment of silence. 33 minutes na. 33 minutes na. Ilang segundo lang. That's around 33 minutes and 33 seconds. Yung record ni Brigida. Oh. At ngayon, magsisimula na nga ba ang pag-amba at pagsuntok ng AP Bren Hornets dito sa base ng Harlika Esports na ngayon. Pipilit na dumepensa. Panglimang Lord sa laban na ito. Butters, paanong depensa ang gagawin nila? This is going to be rough, pero kailangan na nila simulan ngayon. At nakikita natin ngayon ang timer. Na-break na po ang record, pero mamaya na yung mga record na yan kasi nagpo-push na. Sobrang kunat na ng Lord. Tignan mo yung bars niya. Yung bars niya, ladies and gentlemen, yung MDL record na yon, 33 and 37, nasira na versus Soul on Omega Neos. Record-breaking! And Brigida is always a part of it. Every day is record-breaking. Basta there's a Brigida. A Brigida a day. Breaks the record every day. Oh. Yan ang inyong tatandaan. Pero dito, itatry ng i-break ng AP Bren Hornets ang depensa dito ng Maharlika Esports. At ngayon, pili pa rin lumalaban. Hindi pa rin naman totally nababasag yung mid lane and top lane district dito ng Maharlika Esports. Pero ramdam natin na unti-unting bumibigat ngayon yung pressure sa base nila. Ladies and gentlemen, these two teams, ayaw nila mag-risk. But then again, guys, talagang nagpapainit na ang ating mga teams ngayon at gusto nilang lumaban kasi si Sharp tinatamatamaan sila dito ng Holen ni Mingguin. At although nangyayari lahat si Kelvin dito, tinont niya si Claude at nagulat siya dun sa damage output. Napaback siya dun. At yung Holen kasi ni Mingguin dito, meron pang ano eh. May konti pang ali-ali kabok. Eh, mas masakit yun. Mas masakit yun. Extra damage yun eh. Extra damage. Extra damage yan. Siyempre, mga batang 90s, mga naglalaro, di ba? Nakikita naman natin ngayon for AP Bren Hornets naman. Ano nga bang pangontra dito sa Holen? Kailangan mo ng pangkontra. Kailangan mo ng pangsalo, pangsalag. Oh, kailangan ang makahuli niyan is si Minotaur. Ayan, si Yobabs. Si Thor. Kuya Thor. Si Yobabs. Kaso, ang problema kasi is na sa back and forth nga na nangyayaring laban, parang nagaganap is Astral Echo, naka social distancing yung mga tao doon sa side ng AP Bren Hornets kasi nga ang kailangan dito talaga is covered nyo yung all bases. Nakita na ng AP Bren Hornets kung paano na nanalo yung Marlica kanina eh. So ngayon, talagang hindi na nila hinahayaan na pumunta doon sa may kabila yung side ng pumunta dun sa kabila yung side ng Maharlika. Yeah. So ngayon, this time around, may change doon sa nagagana pa. Si Seiji at si Migs, kanina, nandun sila sa upper brush netong Lord. Ngayon naman, nasa tri-brush na sila nung bottom lane. At si Sharp ang target. Si Sharp ngayon, medyo delikado kasi si Granzo naman ngayon yung ginagatungan ng dalawa. Like, talagang duo sila na magkasama eh. Si Migs at si Seiji. Ngayon, sabi nila, sige, Granzo, unahan mo. Pero, ayan. Pero ngayon, Athena, kailangan kung mapipick off man nila itong pakito, dapat snappy sila. Yeah. Kasi kapag ka nakita or aware dito yung side ng AP Bren Hornets na nandun sa baba itong duo na to, gumagalaw na sila actually, eh pwede nilang i-burst down itong Lord. Parang deja vu nung nangyari. And still, it's on to the bottom side. Si Migs, sobrang crucial ng kanyang wall charge plus flicker na naka-ready ngayon. But still, nararamdaman ni Sharp yung paligid niya eh. Kaya napararamdam natin, unti-unti siya nagbaback.
di ba, kanina nasa may bandang Riverside sila eh, ni Angel. Ngayon, unti-unti nagba-back away. Dad's back. Nag-i-step back dito si Sharp. Siguro may call din sa side ng AP Bren Hornets na wala pa, hindi pa namin nakikita dito yung dalawang miyembro ah. Yeah. Parang kailangan, uy, pero dito, lumalapit siya! Nahuli na! Pero hindi nakapitan! Tapos, bago pa na mauntog, nakaabang na rin si Wyong with the Magic Sentry. They made sure na hindi pa nila inatay yung call. Sabi nila, Wyon, i-check mo nga, double check. Ganoon na nasisigurado or naninigurado yung AP Bren Hornets kung nasaan ba talaga yung dalawang missing member ng Maharlika Esports. And aside from that, sinugal ni Sharp eh. Diba yung buhay niya doon? Activated na nga lang din yung Sprint Plus. Ito yung sinasabi natin na si CG saka si Mace, you need to be snappy. Pero kung sakali mang hindi, kailangan din naman na siyempre mag-change position and then huwag muna basta-basta kumagatin onto AP Bren Hornets unless it's really sure. Mm-hmm. Unless siguradong meron kayo mahuhuli. Sabay takbo ang ginawa ng side ng Maharlika doon. Pero yung Lord, eto sure na ako, pagod na talaga tong Lord na to. Kanina pa to. Oy, pero ano si CG? Naku, yung dalawang marksman naglaban dito. Pero nakikita naman natin yung mga Wind of Nature na binato. And pareho talaga sila ng plano. Paano ka man nanalo sa isang kalaban na pareho lang kayo ng plano in the first place. Nami-mirror lang nila yung isa't isa. Kapag ka pumunta yung marksman doon, nandun din yung marksman na kabila. At ito yung mga klase ng laban na bawal tawagan ng players. At si sobrang crucial. They're on the zone right now, Butters. Na nakikita natin talaga even on their facial expressions that's on lower right and left right lower right and lower left na oy pero ang ganda na ito, nahuli nila si Obabs. Maganda yung huli nila, immortality na naman ang matatanggal dito. Buy and sell tactic for AP Bren sakali matanggal yung immortality, pero kita pa rin natin yung gold na meron dito yung AP Bren Hornets. Si Kelvin hindi na lang yung buhay ni Kelvin dito ha. Pero si Mingguin pinapababa din yung buhay ni King Frenzy. Nakikita naman natin ang Astral Holen na babato na. At si Yobabs dito humaharap kay Migs at kay Kelvin. Astral Echo na check out dito si Weyan at si Yobabs. At Yobabs wala siyang pantalon, masyadong maliit ang kanyang binte para talunan yung crack wall. Na yun, nakikita natin ang Maharlika Esports na tumatap sa, okay pa ba kayo? Okay pa daw, okay na okay. Kahit ngayon sila Sharp, sabi nila, ala, baguhin natin yung tactic natin. Hindi gumagana yung sabayan ng kabe doon ni Granzo sa babae. Uh-huh. Ngayon, head on, full on, boxing mode na talaga dito si Sharp. Harapan na muna talaga sila dito ng Maharlika Esports. Na ngayon, mapapansin din naman natin, halata nila, sige. Pero, problema kasi, nakaangat yung inyong wave, maari kasi merong Wyatt na mag-stick push doon, bumackdoor on the base of Maharlika Esports. Kaya napipilitan din sila na merong isang sisili for uuwi. Pero, oy, pero si Sharp, ang nahuli dito, tingnan natin kung meron nga bang Fury na nalabas kay Yobabs. Yobabs puts it out at the right timing. Si Sharp mapututumba ni Seiji at si Kelvin dito. Napakababa ng buhay, pero yung mga members dito na side ng AP Bren Hornets unti-unti natutumbahan. Blazing Duet pinatunan ni Weyan. Seiji dito nahuli, wala nang immortality. Weyan with the Blazing Duet, what a play. Pero walang King Frenzy, walang mag-retry at mukhang pupunan side ng Maharlika. Oh! yes it will Kelvin with the Lord Take plus si Seiji doon na nagkaroon man ng death. Pero imagine na damage na ibigay niya dito auto AP Bren Hornets. Aba si Wyatt naman ngayon hindi na rin pa uuwi para dumepensa si Soler at si Yobab sa langan na titira dito, Butters. Pero sisiguraduhin na Maharlika na hindi na rin siya papatakasin pa kahit na mayroong pagtatabong sa mukha. Wala nang magagawa dito si Yobab dahil naka-abante na minion wave. Plus, nandito na rin yung Lord na magmamarcha sa kahit bandang top lane. Mm-hmm. And 41 minutes, 30 minutes mahigit yung una, 41 minutes to. Guys, we are heading to a game number 3. Maharlika forcing that issue. Grabe yung pinakitang puso ng dalawang team natin dito. Ba't ka tumatawa dyan? Magiging 3.